Sa punto pong ito, makakapanayam natin live sa ating studio si dating DSWD Secretary Judy Taguiwalo. Magandang gabi po, Secretary Taguiwalo. Ex-secretary. Magandang gabi, Jessica. If we go by numbers, mukhang 3 po ang inyong lucky o unlucky number kasi 3, you are the third member of the cabinet ng Duterte administration to be rejected by the CA. Okay, tama. And pangatlong rejection nyo rin po yung nangyari kahapon, third and final. Bypass. Bypass. Well, ang second bypass naman, actually, isang araw lang na special session nila. Mm-hmm. So we didn't really go through the process na magamit yung deliberations to look into what I have done or to bring out their questions to me. Yung second after the special session on martial law, July 22. Mm-hmm. Yun ang second bypass ko. So kumusta na ho kayo? Ati, ito, ako naman sabi ko, nagpasalamat ako, nagkaroon ako ng posisyon para makapaglingkod sa bayan bilang bahagi ng gobyerno na isang departamento na malaki at malaki ang maitutulong sa tao. Mm-hmm. Eh, ngayon, tapos na yun, iti ibang paraan naman ng paglilingkod sa bayan. Oh, bigyan nyo naman ho kami ng idea, how does it feel like? To be, medyo, pasensya na ho kayo, medyo tagos sa puso ho siguro itong tanong na ito. Pero for someone in government to be rejected publicly and by the Commission on Appointments, which is a very powerful committee, how does that make you feel? Well, it is balanced by the fact that, you know, people have been supporting me and it is a broad range of people supporting me. Mm-hmm. Nang hinayang sila, no? Even sa department namin, kanina papaalam ako when I came to the office, so I was starting to pack my things already. Mm-hmm. So I don't feel the rejection of the Commission on Appointments. Uh-huh. I feel the confirmation and support of the people. At yun ang pinakamahalaga sa akin, Jessica, kasi silang nakakaalam anong ginawa ko sa nakaraang taon. Wala silang bias eh. Mm-hmm. Kung ano man ako, alam nila left ako eh. In-announce mm-hmm. siya ni President. Pero alam din ng tao, you could read the social media, sa Twitter, sa Facebook, mm-hmm. no, ang mga text sa akin, ang mga email sa akin, uh-huh. na nanghinayang sila na mawawala ako. So yun ang pinakamahalaga. Pero dun po sa mga tinanong sa inyo, parang hindi ho yung tungkol sa mga nagawa ninyo eh. Ang napunta ho yung mga tanong dun sa kung sino kayo, na kayo'y komunista o leftist, ano po, parang hindi ho merit yung napag-usapan, ganun ho ba? Ang sabi ko naman, kung ang batayan ng pag-confirm sa akin ay competence, integrity, at commitment sa trabaho, papasa ako. Mm-hmm. Pero hindi naman, hindi ko alam eh, kung sa Miss Universe ito malinaw, hindi ba, ang judgment, swimsuit competition, evening gown, walang ganyan mm-hmm. na pinaabot. At lalo na, nang sinabi nilang rejected ako, I was there, then they announced it na sa plenary ako, wala namang reason na binigay, except na ang majority, they reached 13 votes, nag-reject sa akin. Pero they didn't explain publicly. Why? Ang nag-explain, yung nagsuporta sa akin. So I'm thanking Senator Recto, no? Who really prepared a very I think very well written na confirmation for me, si Secretary si Senator Sunny Angara, si Senator Kiko Pangilinan, Senator Lauren Legarda, and Senator Cynthia Villar texted me to mm-hmm. say she supported me. And Senator Villar, Cynthia Villar, I worked together sa Board of Regents nung faculty regent ako. Tinawagan na ho ba kayo ni Presidente? Ayun nang hindi, kaya nga doon ako nalulungkot kasi the night before my confirmation hearing, I was in Malacañang. Mm-hmm. We had a meeting with people from Marawi and he had several other meetings and I waited to have a chance to talk to him mm-hmm. because I have the feeling na i-reject na ako the next day just mm-hmm. to tell him, salamat Mr. President sa oportunidad na binigay mo sa akin. At sinikap kong buhayin yung sabi mo sa amin na kailangan simple lang buhay namin. Hindi kami naglo-lord over sa tao at tiyakin na walang corruption. But I uh-huh. didn't have that chance and I feel sad about that.
Do you feel it's odd na hindi ho kayo tinawagan considering that the president appointed you, siya mismo ho nag-appoint sa inyo? Well, I don't know the president that well. So it is still his choice to call me or not to call me. Ang mali na ho sa akin, sumulat ako. Alam niya rin kung anong nagawa ko. At alam niya na may mga pinaabot ako sa kanya na mga cases ng corruption na hinihingi ko ang kanyang panahon para maimbestigahan ito. Okay. Ewan ko ho kung medyo assuring ho ito sa inyo, but nung nangyari rin ho ito kay Secretary Gina Lopez sa DNR, hindi rin ho siya tinawagan ng Pangulo right after her right after she was bypassed or rejected by the Commission on Appointments. Ako, I won't belabor that point, Jessica. Ako, ang belabor ko lang ng point, I'm sorry I didn't have the chance to talk to him the night before the confirmation. Pero ito kayong tawagan niya. Kung hindi, okay lang sa akin kung tumawag siya. Pero ang mas okay sana, naibigay ko yung sulat ko, I hope he takes some measures to look into some of the issues I raised there. Okay. Kaya ko ho natanong yan, kasi kanina ho yung balita, no, meron daw mga nagsasabi na ang yumari o naglaglag sa inyo, kung hindi man daw po ang Pangulo, yun po yung ina-allege ho nung mga nagsabi, ho, hindi ho kami yun. Kung hindi ang Pangulo, yung kanyang mga kaalyado ang naglaglag sa inyo. Ano hong reaction nyo doon? It doesn't matter. Ako, the fact is, nireject na ako ng Commission on Appointments. I'm not sure that the President convinced the members of the Commission to help approve my confirmation. But he said he doesn't want to interfere kasi separate na branches yan. So it doesn't matter to me. Ang nagmamatter sa akin talaga, Jessica, may nagawa ba ako sa bayan? May nagawa ba ako sa mamayan sa loob na isang taon, sa isang departamento na may malaking responsibilidad sa mahihirap? Mas doon ako gusto na mahusgahan. At so far, sa mga reaksyon ng mga taong nagtitext, nagpapaabot, nakita nila talaga na nagtrabaho ako ng tapat at wala talagang katiwalian. Pero pakipaliwanag nyo nga ho, kasi medyo mahiwaga po sa ilan. No? Siguro kabilang na ho ako doon na ang presidente at ang kanyang partido has the control over our legislature. The Senate at yung lalo na yung lower house, no, na talagang dominante yung bilang ng partido ng Pangulo. So kung meron silang mga kailan i-push na agenda, kayang-kaya nila. Kaya. Pero bakit ho kaya pagdating sa mga appointee mismo ng Pangulo, si Pangulong Duterte pa mismo ang nag-appoint po sa mga katulad nyo, hindi ho kayo pumapasa sa CA. Paano ho nangyari yun? Ang kabinete ni Presidente, in-announce niya naman yun, he wanted to be inclusive. So, may mga katulad sa akin na galing sa kaliwa, progresibo, may karanasan na tumindig laban talaga sa mga katiwalian sa nakaraan. Meron din ng mga dating mga military generals, mga dating mga kasamahan sa mga dating administrasyon, at meron ding mga economic managers. Iba't iba yun. No, and he tries to balance all of this so that he can implement his platform. Okay. So I think tumarating na sa punto ngayon na pagtingin niya, we have served our purpose as members of the left. Pero ang gusto ko hong ipunto dito, when he wants to, or when the party of the president wants to, kaya nilang hawakan yung mga tao nila. Pero bakit pagdating sa appointments, hindi ho nila maisulong yung mga appointee mismo ng Pangulo? Kaya nga, hindi ba yun ang sinasabi ko? May mga appointees na kailangan niya at sinusuportahan niya. May mga appointees na medyo yung ibang paksyon sa loob ng kanyang administrasyon, hindi masaya, katulad kay Gina Lopez. May hindi talaga masaya sa loob ng kabinete na tumitindig siya laban sa mining. May hindi masaya talaga sa Kongreso na tumindig siya ng mahigpit sa mga malaking mining companies. Hindi ba? Hindi ho ba expected yon? Because he put together a cabinet from very diverse backgrounds. Yes. Bakit in the end hindi ho kayo ang naipuesto pa rin?
Ano bang klaseng dynamics o meron sa gabinete ng Pangulo? At bakit may mga nare-reject at merong mga nandun pa rin? Ongoing talaga yung kwan ng mga debate kaugnay ng direksyon ng mga programa, plataforma sa loob ng gobyerno. Mm-hmm. Diba? So may mga tindig katulad kay dating Secretary Gina Lopez na very strong sa protection ng environment. Mm-hmm. Even to the extent na kwan makakalaban niya yung big business. Mm-hmm. Ako ang tindig ko naman, matindi ako talaga na ang serbisyo sa tao ay maibibigay. Mm-hmm. May makakalaban ka rin dyan in terms ng mga nasa ibang mga tao sa Congress, mm-hmm, katulad ng kay Gina at ang sa mga economic managers, uh-huh, na iba. Okay. And then the president makes his own choices. Mm-hmm. So tingin niya, it's time for bahala na ngayon ng Congress sa kanila. Mm-hmm. I won't interfere, you know. Uh-huh. Mukhang ang pinatutungkulan po ng mga critical po sa inyo, yung sinasabi na kinontra nyo yung ilang mga isinusulong ng administrasyon katulad nung tax reform at yung mga national ID system. Parang mukhang ang pahiwatig po nila sa inyo, hindi kayo team player. Aside from yung mga paulit-ulit pong tinanong sa inyong pagpunta sa CA, yung inyong pagiging komunista. Ano masasabi nyo sa mga nagsasabi po ng mga criticism na ito laban sa inyo? Palaging komunista, di ba? From, mm-hmm, the beginning naman, galing ako sa left. Ano bang itsura ng komunista? What's wrong with being a communist? Parang ganoon palagi. Anong gagawin ko? Mm-hmm. May armas ba ako? Wala naman akong armas. Galing ako sa UP. Mm-hmm. Di ba? Nagsilbi ba ako ng mahusay? I think so. Mm-hmm. Naglustay ba ako ng pera? I think so. Mm-hmm. Ang sabi nila, nagbibigay ako ng pera sa NPA, ginagamit ko ang pera ng 4-piece para sa NPA. Kasinungalingan yan, yung pera ng 4-piece ay nakalagak sa land bank, mm-hmm, di ba? Nagbigay kami ng tulong sa Lumad. NPA bang Lumad? Mga estudyante ito, mga elders na backwit galing sa mga komunidad na nagkaroon ng militarisasyon. Mm-hmm. They can, you know, they can look into the assistance we have given, mm-hmm, no? And hindi nila ako masasabi na I used my position to help the New People's Army. Uh-huh. I used my position to serve the people according to the instructions of the president. Ano yun? No? May malasakit. Sabi niyan, may malasakit with compassion. Mm-hmm. Bilisan niyo maagap. Mm-hmm. No? Maagap ang tulong at mapagkalinga kaysa mahirap. So yun yung aming hashtag. Mm-hmm. Pangalawa, patas na pagtrato sa komunidad. And I really believe this because when I was in Lawin, sa Tugigaraw, noong panahon ng Lawin, I was there already. Oh, yung malaking bagyo, the president was coming. So I asked, which of the officials, because may warring officials, would you like to be there for the president? Mm-hmm. Ang sagot sa akin, no, the president is the president of the whole country. Wala siyang kulay. Ang kulay niya, red, white, and blue. And I believe, mm-hmm, that. I try to do that. Bahagi ka man ng partido ng presidente o hindi, pero nasalanta ka ng bagyo tulong. At number three, uh-huh, anti-corruption. Hindi, mm-hmm, ba ako team player dyan? Mm-hmm. May team player ako because I took to heart his instructions to us to serve the people. Mm-hmm. There are policy differences. And I said, you know, I think that the reason why he wanted us in is because he wanted to have debates. Opo. But at the end of the day, I told them, no, at the end of the day, if that becomes law, I will pass it. I will, mm-hmm, implement it. Hindi ho kaya kayo casualty kasi magkagalit po ngayon si Pangulong Duterte at si Joma Sison ng CVP, NPA, NDF. At hindi ho natin malaman ngayon kung where do things stand sa peace talks with the communists. Oh, well, hindi ho kaya yun kayo ang collateral damage. Ang puro naman ito damage. Conjectures ang sinasabi ko lang, Jessica. Opo, opo. Pinaupo ako ni Presidente batay sa rekomendasyon ng kaliwa. Aha. Umupo ako taking to heart yung ma-instruction siya sa amin. Kasi shoot eh. Sabi, opa, niya, gikan sa masa para sa masa. Mm-hmm. Sabi niya, simple living, huwag kayo mag-business class. Mm-hmm. Yung Mercedes-Benz niyo, huwag niyo gamitin, na simple, mm-hmm, lang. No? Tapos yun, walang corruption. Opa. So I love those calls. Sabi ko, mm-hmm, makapag-work ako together with this. Okay, diba? You said, Secretary Taguiwalo, na may kinalaman sa pork barrel itong pagkaka-reject sa inyo sa CA. Sabi ko, conjecture yan, no? Kasi, mm-hmm, nga, wala naman silang sinabi kung anong dahilan. Mm-hmm. Pero I really
Congress really took me to task with my memorandum circular number 9, which came out early. Ano ba yun? Oh, ang sinabi lang naman ng memorandum circular, batay doon sa decision ng Supreme Court sa pork barrel, yung Congress, pwede sila makialam sa usapin ng mga projects during the enactment of the budget. Mm, hindi pwedeng... Kapag pumasa na, hindi sila mag-identify, hindi sila magbabanggit kung sino ang gusto nila, hindi ka required because execution na yan. Uh-huh. Marami ho bang lumapit sa inyo na mga congressmen, mga senador, para sabihin, uy, pwede ba yung DSWD, gusto ko dito naman sa distrito ko, maglagay ng proyekto sa Senate, o pondo? Ang Senate, mas broad ang kanilang pananaw. Mm. So, mga questions na ni-raise nila, policy questions talaga. National ID system, saan patungo yung four-piece na yan. Mm. Ang mga summit ko sa HOR, talagang naging issue. Mga congressmen. Ang naging issue doon, paano tayo magtulungan? Mm-hmm. No? Kasi ang may nakaraan, dahil sa nakaraan na PDAP, may allocation sila para sa distrito nila under their name. Opo. Ngayon, wala na ho yan. Mm-hmm. So, yun ang sinasabi ko. Kung wala ho, I don't want to violate the law. Ito yung batas. Mm-hmm. But if you want us to help you, kasi may mga mahihirap na lumapit sa inyo, you can refer to us. No? Mm-hmm. And we will assess them and give them the assistance based on our assessment as social workers. Mm-hmm. Pero hindi lang ho kayo. Mm-hmm. May iba hong lalapit sa amin na hindi galing sa inyong referral, pero kung nangangailangan, tulungan namin. So yun ho yung sinasabi nyo sa kanila. How did they take yung ganyan yung pong sinabi? Well, I'm happy to say, marami-rami naman ang nakaintindi ng bagong form ng tulungan. Mm-hmm. Ang isa kasi entitlement eh. Opo. Ang isa naman, walang entitlement but collaboration to help the poor based doon sa batas. And I have to tell you this, Jessica, kasi may attrition sa aking staff eh. May undersecretary, marami ang kinasuhan dahil sa PDAP because they performed their task in relation sa pork barrel ng mga kongresista. Mm-hmm. Sabi nila, eh, hindi na ito pork barrel ngayon. No? Pero kung magsabi ka, may pera ako sa iyo na ganito, ano yun? Mm-hmm. Wala siya sa budget. Mm. No? So yun yung isa na possibly hindi talaga matanggap ng iba. Pero sinasabi ko nga sa iyo, marami-rami naman ho ang natuwa. No? Dahil alam nilang nangyari na sa ibang mga kongresista sa nakaraan sa PDAP. Mm-hmm. Na ngayon may mga kaso. Sa pagkakaalam nyo po at sa experience nyo po, kasi malaking usapan ho yung pork barrel lagi. Mm-hmm. May pork barrel pa rin ho ba? Hidden pork nga eh. Hidden pork? Wala siyang pork barrel. Ang dating pork barrel kasi nasa budget itself. Mm-hmm. Anong hidden pork? Mm-hmm. Ang hidden pork would be there kung may magsasabi sa'yo, may pera ako dyan. Mm-hmm. At you have to bring it to my district for this purpose. Mm-hmm. Yun yung pork. So, eh, malaking lokohan po yun kasi Supreme Court na po mismo nagsabi wala na dapat pork barrel. Hindi naman bago yan. Panahon ni Ninoy Aquino, alam naman yan. May tape noon na nagsasabi yung isang secretary na this is against the law but I'm a practical person. Nakatape yan. Mm-hmm. Mag-kwan ka. Mag-research ka. So, mm-hmm. I've heard of that before. Ako naman ang pumasok ko sa DSW, I didn't know that. Siguro naive ako. Actually, may ganyan na feeling talaga. Sabi nga ng friend ng isa naming ASEC, I thought it would be like Wonderland, you know, with unicorns and rainbows. Kasi ang intent mo is to help. Uh-huh. No, it's not Wonderland. You know? Ano ho pala? Gubat siya eh. Gubat siya. No? Jungle. Pero may oasis naman. At ang kuha na makakatulong. Just grabe yung aking mga metaphor. Halo-halo na, no? Gubat at oasis. Pero yun na nga, it is not Wonderland. It is difficult. But I think at the end of the day, ang usapin, para kanino ka? Para kanino ka? So ako naman, secretary ako ni Digong, ni President Digong, ito yung sabi niya. Walang corruption. Oh, sundin mo yung batas. Ang batas naman, gaa kung anong nandoon, di ba? Patas na pagtrato sa komunidad, magmalasakit. I think I lived up to the expectations of President Duterte regarding the attitude we should have when we give assistance to the poor. But it is not enough. Mm-hmm. Yun ang nangyari, hindi siya sapat. Ang laki po ng itinalon nyo, no? From outside of the government yes. to inside the government. Ano po yung pinaka
importanteng insight na, na hindi na, naman ako outside the government. Mm-hmm. UP is a state university. Mm-hmm. So within kami sa rules ng COA, ng civil service. Yes. Pero academic kami, mm-hmm, di ba? Pero nagbago ba yung perspective nyo after you've served government? At yeah, ano po yung pinaka-importanteng insight that you gained from this experience? Hindi, na-reinforce lang ang aking naintindihan. Sa unang interview ko dito sa GMA noon sa kina Hawi at kay, sabi ko, mayaman ang Pilipinas, pero naghihirap ang Pilipino. Ang dagdag ko ngayon dito, may pera ang gobyerno, pero hindi lahat napupunta sa tao. At yun sana ang sinikap ko na ma-arrest. Matitiyak na ang pera para sa biktima ka man ng kalamidad o biktima ka ng kawalan ng pera para sa gamot, mapupunta sa iyo yung tulong ng gobyerno para mm-hmm dyan, na walang ibang kukuha. Eh hindi ho ba matagal na ho nating alam yung based on experience natin sa pork barrel? Abay, billion-billion pala yung ibinubulsa ng mga Napoles, the Napoles case. Eh, kaya dapat ho i-disabuse siguro natin ang mga isipan natin na mahirap tayong bansa at walang pera ang gobyerno, hindi ho ba? Definitely, definitely. Ang gusto lang natin makuan talaga kung ano yung programa na para sa mga mahihirap, dapat titiyakin na mapunta ito sa kanila, hindi mm-hmm doon sa ibang tao. Ano kayang kailangan para mabago po ang gobyerno at mabago rin ang buhay nating mga Pilipino? Sana sabi na yan eh, we had the EDSA 1 experience before, hindi ba? Hindi sapat na magkaroon ka ng isang presidente or even ako, sabihin mo na isang secretary na makatao na walang kwan ng corruption na magkakaroon ng pagbabago. Systemic eh. Parang ang aking analogy yan, nagpapalaki ka ng bata na gender fair, mm-hmm, na batang lalaki pwede ka maglaro ng dolls, mm-hmm, no? Ang batang babae pwede ka maglaro ng kotse-kotsehan, mm-hmm, kasi sabihin mo you can be anything when you grow up, pero paglabas nila ang batang lalaki na may dalang dal, nung sasabihin, bakla ka, bakla ka. Mm-hmm. Ganoon din. So ganyan eh. It's not enough that you make changes per se sa specific na areas. I tried to do that sa DSWD. Pero mm-hmm systemic yung mga problema. Ang daming mga obstacles along the way. So at the end of the day, ganoon pa rin aking paniwala kung saan ako nanggaling. It is only through the collective efforts and actions of people who are conscious of their rights, no? Of people who work together for change, that real change will come. It cannot come from the dictates of one person alone. Maraming salamat po. Dating DSWD Secretary Judy Taguiwalo. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa ating programa.